another video na naman po ulit tayo. And for today's video po, bali, i-share ko po sa inyo kung paano ako naging productive kahit na meron akong sitwasyon na tinatawag nating anxiety, depression, or panic attack. So yon, siguro po bali, ito naging po yung last video ko sa paggawa ng ganitong topic. Kasi syempre, aminin naman po natin, hindi naman po lahat ng nanonood ay interesado sa ganitong usapan. Bali, simula nung nag-comeback ako sa YouTube, puro ganito na lang yung topic ko kasi gusto ko lang din i-share ito doon sa mga kagrupo ko na may same situation para malaman din nila kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao kagaya ko, para at least malaman nila na hindi lang sila nag-iisa, na meron din silang kagaya ng situation na pwede nilang lapitan, pwede nilang hingian ng tulong, pwede nilang hingian ng advice. So yun po. So ngayon, ang topic ko ngayon is kung paano ako naging productive sa kabila ng pagkakaroon ng ganoong kalagayan. Sa totoo lang, napakahirap po yun dahil sa tuwing umaatake si depression, sa tuwing umaatake si anxiety, sa tuwing umaatake si panic attack, ang hirap-hirap po niyang i-handle. So yun po, paano po ba yung mga ginawa ko para maging productive ako? Kasi sa kalagayan po namin, kadalasan po yan nagkukulong lang sa kwarto, nakahiga lang, and andun lang nagmumukmuk. Pinagdaanan ko po yan. Gusto ko lagi nakahiga ako. Pero syempre, iisipin din natin na sa bawat pagmumukmuk, sa bawat kalungkutan na dinaranas ng mga kagaya ko, sino ba ang naeepektuhan at sino ba ang nahihirapan kundi yung mga sarili rin natin or sarili namin. Kaya nag-come up ako sa isang desisyon, although hindi siya madali, na labanan mo ang sarili mong utak, ang mismong sarili mo, na baliktarin kung ano yung nararamdaman mo. Pero kailangan mong subukan. So unang-una, sa mga kagaya namin, mahirap kaming lumabas, mahirap kaming magtrabaho, halos lahat wala kaming nagagawa. So sinimulan ko po yan sa sinusubukan kong lumabas. Hindi ko naman sinabing porke lumabas sa ibang lugar na dito sa bahay, kapitbahay, hanggang sa vicinity ng barangay. Ayan, sinusubukan ko po yan na kapag kaya ko, lumalabas ako, naglalakad-lakad ako. And then kapag kaya, susubukan kong lumabas sa ibang lugar, okay, mamasyal sa mall. Pero yung mga ganong sitwasyon, may mga kasama na po ako nun. And then sa bahay naman, although karamihan sa atin nahihirapang magtrabaho, actually halos karamihan nag-resign sa trabaho dahil hindi talaga kinakaya. So ako naman, bilang wala rin akong trabaho sa ngayon, syempre aminin naman natin na ang pagpapaduktor, pagbili ng gamot, hindi siya ganun kamura or hindi siya biro. Napakamahal po magpa-consult sa psychiatrist, lalong-lalo na kung ito ay nasa private hospital. And kagaya ko, dalawa po kasi ang doktor ko, isang endocrinologist dahil meron akong bukol dito sa leeg, and isang psychiatrist. So napakahirap. And kung iisipin mo pa lang, paano ako magsusurvive na makumpleto ang medication, makumpleto ang pagpapa-check up kung wala tayong ganito. Aminin natin yan, kumbaga realidad na yan eh, na kailangan natin yan. So ako, ang ginagawa ko habang ako ay nakahiga, syempre kapag nagmumukmuk ka, so naisip ko ano ba yung mga resources na meron ako para maging productive naman ako. Unang-una, nakahiga lang ako. So aminin din naman natin, kahit na may mga ganito tayong sitwasyon, hindi nawawala ang cellphone, hindi nawawala ang internet. So lagi ako nagbabrowse sa Facebook, lagi ako nagbabrowse sa YouTube, or sa anumang mga social medias, or mga websites. So sa tuwing nagbabrowse ako, lagi ako nakakakita ng mga advertisement na home-based online job, although ang BPO meron yan, kaso nga lang hindi ko kaya yung requirements nila na kailangan yung internet mo is established, yung wired internet, hindi ko kaya yon. Kaya nag-come up ako sa ibang
alternative na pwede para sa akin. Lagi ako nakakakita ng mga advertisement nga na home base. Lagi ako nakakita ng mga applications na pwede kang kumita, ganito, ganyan. Although, nagdadalawang isip din ako dahil syempre uso ngayon ang mga scam. So, dinededma ko lang sila nung una. Pero, nung katagalan, dahil syempre aminin naman natin nagiging paranoid din tayo sa kung ano yung sinasabi ng mga kasama natin sa bahay, na baka mamaya inisin lang, tamad-tamad na natin, ganito, ganyan. So, nagtry ako, kumbaga, pikit mata na sinubukan ko. Tapos yun, meron akong isang application na sinalihan, nag-register ako, andyan yung mag-a-apply ka sa kanila, and then yung titignan nila yung profile mo, status mo, kung okay ka sa kanila. And then, maraming mga akong sinalihan na na-decline ako. Na-decline ako kasi hindi ko kayang i-provide kung ano yung mga requirements. Pero sige pa din ako habang nagbabrowse-browse sa Facebook, tingin-tingin, andyan na, lagi ako nakakita ng mga advertisements hanggang sa nakakita ako na naman ng isang advertisement na pwede kang kumita online. So, dito, pinag-angalan ko siya. Dahil hindi naman kasi lahat ay legit. So, yun lang po guys. I-remind ko lang kayo kapag sumasali kayo sa mga online na income, make sure lang na i-review ninyo. And then, make sure lang na legit siya. And make sure lang na lahat nung pasikot-sikot nung bago nyo sa pasukin, pag-aralan nyo muna. So, yun. Meron ako nasalihan na hindi man siya ganun kadali o hindi man ganun kabilis ang pasok ng pera, paunti-unti, kahit na sabihin natin wala pang 1,000 yung kita, pero okay lang yun kasi starting lang naman, and at the same time, habang nagmumukmuk ka, diba? O di, maski pa paano, may pumapasok sa yung income. And at the same time, since andun na nga ako sa sitwasyon na talagang nag-aalala na ako dahil wala nga akong income, na nakita ko sa mga social media na uso ang online selling. So, yun. Nag-try din ako mag-online selling. Gumawa rin ako ng sarili kong page sa isang website. And then, yun, nag-try ako mag-introduce ng mga products. Although hindi rin siya ganun kadali kasi syempre madami ng competition, so kailangan mo talagang establish yung sarili mong business. So yun, although hindi man ganun din kalaki ang kita, at least kahit paunti-unti, alam mo, may mag-order lang sa'yo ng isang item, sobrang ang saya na sa pakiramdam na ay kahit pala nandito lang ako sa bahay, kahit pala nandito lang ako nagmumukmuk, maski pa paano pala meron. Kasi isa rin yan sa sinabi sa akin ng doktor ko na tulungan mo din yung sarili mo, huwag mong iaasa lagi sa iba na hindi porke nahihirapan ka, hindi porke na hindi mo kaya, hahayaan mo na lang yung sarili mo ganun. Kumuha ka rin syempre ng paraan na para matulungan mo din yung sarili mo na hindi ka aasa sa ibang tao. And napakahirap kasi kapag ganun yung sitwasyon na lahat na lang ng bagay iaasa natin sa ibang tao. So yun, hanggang sa unti-unti, although hanggang ngayon hindi pa rin ganun kalaki ang kita, hindi pa rin ganun ka-establish, pero maski pa unti-unti, ayan, unti-unti kong nagagawa yung mga gusto kong gawin. And then, bukod sa mga online-online na ganyan, kasi dati aminin din naman natin kapag may maganito tayong sitwasyon, andyan yung inilalayo natin yung sarili natin sa ibang tao. So ngayon, itinatry ko ulit unti-unti makipag-reconcile, reunite ulit sa mga taong kakilala ko, mga kaibigan ko, na maibalik ulit yung dating kung paano kami dati, na kung kwentuhan, chikahan, ganyan. And then yun,
sa ganung paraan, unti-unti din natin maibalik kung paano yung buhay natin noon. Kasi mahirap yung although nahihirapan na nga tayo sa sitwasyon natin na gusto lang natin magmukmuk, lalo lang din tayong mahihirapan kung hindi natin tutulungan yung sarili natin. So, kumbaga, tayo at tayo lang din ang makakagawa ng paraan kung paano natin matutulungan yung sarili natin. Siguro kanya-kanyang diskarte lang yan, kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang desisyon. So kung kayo nandun pa kayo sa sitwasyon na hindi nyo pa kaya, okay lang yan. Pero make sure lang din na unti-unti isipin din natin yung sarili natin na huwag din nating hahayaan yung pagkakataon na lumampas para sa atin. Kumbaga, hindi ko mo nawawala na tayo ng pag-asa, hanggang doon na lang yun. Meron at meron pag-asa. Yun lagi ang tatandaan natin. Kaya nga tayo laging gumigising araw-araw dahil merong nakalaan na pag-asa para sa atin. So yun lang guys, sana huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi lang din kayong magpipray na malalampasan din ninyo kung ano yung naging sitwasyon ninyo or sitwasyon natin. Kasali pala ako doon. Malalampasan din natin yan unti-unti. Hindi man ganun kadali, pero step by step, hindi man ganun kabongga ang maging resulta, pero at least kahit papaano sumubok tayo na hindi na mag-fail man tayo ulit, hindi tayo magkakaroon ng panibagong thought na ay talagang failure ako o ay talagang ganito ganyan. At least masasabi natin sa sarili natin na at least sinubukan ko, sumubok ako ulit, at susubok tayo ulit para makabalik kung paano yung buhay natin dati. So yun lang guys, share ko lang yun sa inyo para lang din hindi ko alam kung may inspire kayo or what. Alam ko napakasimple lang yung mga sitwasyon na nangyari sa akin, pero para sa mga kagaya namin na may ganoong kalagayan, sobrang big deal na po yun sa amin. So yun lang po, and God bless po, ingat-ingat po tayo lagi, and yun, kung meron po kayong comment lang po kayo sa baba, and kung gusto niyo pong i-share yung video ito, please do and subscribe po. And yun lang po, kung hindi po ninyo type yung video ito, then skip na lang po muna. So yun lang po, and then by next video, itatry ko na pong gumawa ng panibagong content ng hindi lang tungkol dito. Siguro mga good vibes din tayo. So yun lamang po, and bye-bye!